morning. Today is grocery day at sa lahat po ng mga nagtatanong ng recipe ng smoothie na ginagamit ko tuwing umaga, sakto tong araw na to kasi namimili tayo. Actually, may dalawa na ako nakuhang gulay at kasama ko nga pala ang ating special guest for today. Kawai, kawai, kawai. Okay, so eto yung ano. Ay, hindi ka nakita. Talaga gumagano. Si mama. Okay, eto. Celery. One. Dalawa yung kinuha ko kasi gumagawa ko. Good for, sabi Wally, gumagawa ko. Good for 8 days. Dalawa. And then, special guest lang to. Ito talaga kasama. Pero nilalagyan ko rin. Malunggay. So, celery, malunggay. Tapos maghahanap pa tayo ng spinach. Ito. Spinach. Yeah, kasama yan talaga sa casting. And then, ano pa ba yun? Cucumber. Ay, dun, may cucumber dun, mas mura. Hanapin natin yung cucumber. Ayun, no? Kita nyo, mas mura yung cucumber dito. Ayan. Okay lang yun. Oh. Cucumber. Tapos, lalagyan pa natin ng... Ito ba nalagyan ko? 1, 2, 3. Carrots. Carrots. Sabi mo natin, ano yung hinahanap ko? Carrots. Carrots. Kailangan mag-K, diba? Yes. Carrots. Okay. Asan yung carrots? O, yan. Si ate. Dito tayo. Hindi ko na masyadong kina-career yung pagka-organic. Kapag meron namang balot yung ano, ay may balot. May balat naman yung katulad nito. I mean, may balat naman. Kakayurin mo rin naman yung balat. So, kahit hindi rin organic. For me lang ha, opinion ko lang yun ha. Ito may chismis ako toko sa carrots. Actually, ang sabi nung aking source, yung mga carrots na nabibili sa Pilipinas, ang actually pinakamagandang quality ng carrots yung ito. Ikapitong tanim sa lupa. Ang nangyayari sa Pilipinas, unang tanim pa lang, ina-harvest na, tapos binibenta na ko saan-saan. Oops, inalaglag na talong. Hindi yan kasama. Balik lang natin dyan kasi ayoko nang naglalaglagan yung paninda sa grocery. Okay. Ano, mama? Ano yung anak mo? Carrots. Si mama. Mama, ano nga yun? Carrots. Carrots. Okay. Si ate naman, carrots. Okay, so kukuha na tayo ng carrot. Okay, mama, saglit. Okay, so ano na meron tayo? Okay. Backtrack lang. Celery. Tapos, spinach. Kasama talaga to sa casting. Okay, carrots. And then, cucumber. Tapos, kapag medyo galante ko, nilalagyan ko yun ng zucchini. Galante ba ako today? Titignan natin. Tapos, minsan nilalagyan ko rin yan ng kale. Kasi naman, wala namang harm pag nilagay mo yung mga gulay na yan eh. Hindi lang hindi nagkakasya doon sa baunan. Kasi nilalagay ko niya sa baunan. May makikita ba tayong kale dito? Hahanap tayo. Excuse me po ate. Ayan, hahanap tayo ng kale. Ah, minsan naglalagay din ako ng mint leaves. Okay, pero mas gusto ko yung zucchini eh. Ito ang zucchini, medyo may kamahalan siya. Sige, palagpas ito. 72 pesos, so isang ganito lang. May katwiran ako lagi eh, parang okay lang, kahit mahal yan, mas mahal pa rin yung chemo. Meron na naman akong cucumber. So siguro, ang nalagay ko na lang, ay may malunggay na pala ako. Ah, siguro prutas na yung kakarinan natin. Wala akong makitang kale dito. Bakit walang kale dito ngayon? Oh, special guest din yung kale, hindi naman yan talaga. Ay, beetroot pa pala. Sugar beets. Okay. Sugar beets, hahanap tayo. Kung may magandang klaseng sugar beets, mas gusto ko siyang tawagin sugar beets. Ang sugar beets, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung parang gabi na kulay violet. Oh, there. Ay! Ang lambot. Ito. Pero malalambot na siya. Ay, ito. May, ano? Ito. 45 pesos. Isang ganito. Okay. Isang ganito. Sa Baguio, syempre iba yung presyo. Pero may boost na involved. At saka buhat ang ma-heavy. So, ito sa gallery na ako bumibili. This is 45 pesos. Oo, ma. Okay, hahati-hatiin nyo lang to. Pagka nilagyan nyo ng ganito, ang smoothie ninyo, huwag kayong magulat. Kung pag-poop ninyo the next day, may kulay pula. Hindi ho kayo nag-bleeding. Ha? Ito po yung epekto ng sugar beets. Kasi ano to eh? Kulay violet. Ngayon, lalagyan natin ng fruits. Kahit anong fruits. Kung gusto niyo ng low sugar, ang suggestion ko, honeydew. Pero yun na kasi yung pampatamis ko.
yung fruit. So, ang nilalagay ko banana. Kasi pag banana nilagay mo, may potassium. Tapos, ano siya, mabango. Pero, hinahati ko. So, mama, wait lang po. So, kung kunyari bibili ko ng banana, yung isang buong ganyan, isang pirasong ganyan, dalawa pa yan. Dalawang timplahan. Okay? Pero huwag nyo ilalagay sa ref yung banana. Ay, ang dami. Ito, ang dami. Oh. Patimbang na kaya natin to. Pero hindi ko naman yun. Ay, ito lang, dalawa, oh. Sakto meant to be. So, yan. Apat na araw ko yan ang gagawin ko. Ahatiin ko muna yung kalahati. Yun lang ilalagay ko sa smoothie ko tomorrow morning. Hindi ilalagay sa freezer, ha? Hindi ilalagay sa ref, sa table lang. Tapos, yung kalahati, tatakpan ko ng baonan para hindi dinadapuan ng kung ano-ano. Pero hindi masyado nakasara yung baonan para hindi siya makukulob. Tapos, yung second banana, yung third day na yan, pagka ganito, pipiliin nyo yung mas hinog na, yun yung mas unang yung gagamitin. Okay? Tapos, kapag ubos yung banana mo, saka ka na lang bibili. Ayun, pag kompleto rin casting mo, again, isa-isahin natin, ha? Okay, you have your spinach. Ting! Ba't ba pinapakita ko yung brand din naman ito sponsored? Pakita natin si mama, syempre. Yee! Celery. And then, cucumber. And then, ano to, ma? Ano to? Carrots. Carrots. Asa si ate maganda mag-pronounce eh. Ito na yun. Tapos, wait, sugar beets. And then, special guest, malunggay. Actually, nung na-diagnose akong ng cancer, hindi kasi ma, bago ako na-diagnose, madalas ang kumain ng malunggay. So, ang taas na expectations ko, hindi ko ako lagi na magkaka-cancer. Kaya nung na-diagnose ako, alam nyo, itong nakita ko itong malunggay, nung nakikimo ko, gusto ko ito sabunutan lang. Sabi ko, mga inutil, wala kayong silbe. Pero, bati na kami. Okay na yan. Oo, napatawad ko na sila. Kasi okay na naman ako. Ngayon, kailangan na lang milk. Okay, milk. Ang ginagamit kong milk for that. Thank you. Oy, kaway ka muna, kuya. Yee! Yan ang ating bibo. Oo, Glenda C. Resurrection. Sa mga cancer survivors kami. Tapos meron kaming private group sa Facebook. Pinky Town ang pangalan. Tapos yung recipe ko na smoothie, marami nagtatanong. So, pinakita ko na. Oo, di ba? Thank you, ah. Ay, kuya. Anong tawag dito? Carrots. Oh yeah, sige, kuya, sabi mo. Carrots. Oh, you know, carrots. Si ate, iba eh, no? Carrots. Okay. Thank you. Ngayon, milk. Dito naman tayo pupunta. Milk. Kaway muna yung mga ate. Hi, ma. Ayan, nakaway muna. Yee, ang gagawin. Parang mga pinibining Pilipinas lang. Dito yung milk. Okay, hindi ako umiinom na ng regular milk. Ay, dairy. Iwas kasi sa dairy. So, ang ginagamit ko ay ito. Ito mismong brand na to. Almond. Medyo may kamahalan na. Kaya nagtatrabaho ko mabuti kasi yung gatas ko mahal. I think this is 100, yeah, this is 165. Ngayon, iba-iba. Ang titignan nyo dito, ayan, nakikita nyo sa gilid. May nakasulad dyan, no? High in calcium, high in vitamin E, dairy-free, soy-free, no cholesterol, and vegan. Hindi ko naman naiintindihan yung vegan yun. Pero ayoko lang talaga ng may sugar. Pero ang sugar content nito ay titingnan natin. Nakikita nyo sa likod yung sugar content niya. This is 5 grams, so that means isang kutsarita at mahigit ng konti. Isang kutsarita sobra para sa buong milk, okay? May iba dito, 9. May ibang choices pa. Pwede rin kayong, ito, may matcha. Ito yung ginagamit ko, kakaubos lang. May mas maraming sugar yan. Pero nutritious pa rin. Ang sugar nito ay, 7 grams. Not too much. Tapos ito, may ganito rin ako. Kung gusto nyo maiba-iba. Latte. Okay, hindi ako mahilig sa coffee. Ito mga to, may mga tamis na to ng konti. Meron dito talagang halos walang sugar. Okay din siya. Pero, ang ginawa ko last time, binili ko to, ito, at saka ito. Yan, binili ko lahat yun. Kasi ito, ang ginagawa ko, sumasakit yung bones ko. Binuboil ko siya ng konti, hinahaluan ko siya ng cayenne powder, ng pepper, ng turmeric, ng ginger powder, at saka ng garlic powder. Tapos, rosemary. Tapos, hinahalo-halo ko siya, niluluto, iniinom ko, at nawawala talaga yung sakit ng bones ko. Okay? Alright. So, nakita nyo na, yan ang po yung mga recipe ko. Kompleto na. At, ibili ba tayo ngayon? Teka, nasa yung ATM ko.
Meron, ubus na ang milk, may ganito. So, siguro babalik muna tayo sa matcha. Okay, para maiba-iba. Alright? Okay, so sige po. Sa ngayon ay yun muna ang ating gagawin. Kailangan na magpunta sa counter para magbayad. At pagdating sa bahay, ibababad ko pala tiyan, lalo na yung mga walang balat. Yung mga walang balat lang, katulad ng mga malunggay, kailangan ibabad yun para malinis talaga sigurado bago i-blender. Ilalagay muna pala yan, hihiwa-hiwala yan, i-apportion. Kailangan makagbuo ako ng 8 para good for 8 days. Lalagay ko sa baunan and then lalagay lahat sa freezer. I would suggest, bago kayo maglagay sa freezer, kade-defrost nyo lang kasi para pag, minsan after 3 days, sobrang yelo na. Papatayin nyo. Ang hirap yung nangyari na sa akin yung pagkalagay ko sa kapal lang ako magde-defrost. Kailangan na defrost na at pumipick up na ulit yung ano yung lamig para mag-yellow na siya. Kasi maganda, di ba? Hindi tayo naglalagay ng water or ice. Yung vegetables mismo, yung water content na, yun yung magiging yellow. Kaya pag nag-smoothie ka, parang may yellow. Okay? So, alam nyo na po ang gagawin. At pwede nyo pong gamitin yung mga plastic na nabaonan na ginagamit natin pag nag-take home tayo ng mga food sa mga restaurants. Okay? So, sige po, kung may question po kayo tungkol sa aking smoothie recipe, actually, hindi dito sa akin. Ito po ay pinamana sa akin ni Ate Annalyn. Okay, sinare niyo sa akin to ni Ate Annalyn Arlene Santos Lipata sa siyang school principal at siya po ay stage 4 cancer warrior for 7 years already. At ang sabi niya, etong secret niya. Okay, so etong tinitake ko sa umaga, pero ang ritual ko sa umaga, meron mo ng 2 glasses of water and after mga 30 minutes, barley drink naman, and then after 30 minutes, saka ako mag-smoothie. Minsan nalaktaw na ako ng breakfast, diretso na ng brunch, pero okay naman po. Kasi everyday, makapag-smoothie para maganda yung energy. Okay? Alright, so marami pong salamat and kung gagayahin niyo po ito at meron kayong mga katanungan, blender lang po ang kailangan, okay? Yung mga ordinaryong blender, okay na po yun. Basta matibay. Alright, marami pong salamat. God bless you all and stay healthy. Bye-bye!